Magandang araw mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang kinita ni Mayweather laban kay Deji na isang YouTuber. Ayon sa report, kumita si Mayweather ng 25 hanggang 30 million dollars. Pero may balita din na may siguradong bayad na 10 million dollars plus 80% share sa pay-per-view. Samantala kay Deji may siguradong bayad na 4 million dollars. Ibig sabihin mga tol, walang eksaktong amount kung magkano ang kinita ni Mayweather. Naglaro lang naman ang dalawa sa loob ng 6 na round, kumita agad ng milyones. Talagang mapapasa na all na lang mga tol. Malaki ang palitan ng dolyar sa peso ngayon kaya masarap lumaban kay Mayweather. Ngayon may balak ulit si Mayweather lumaban sa bansang UK. Hindi pa nilabas kung sino ang kalaban niya. Pero may rumors mga tol, posible daw ang exhibition ni Ricky Hatton versus Mayweather sa UK. Taga Manchester, England, UK si Ricky Hatton kaya posible mangyari kung papayag si Mayweather. Matatandaan po natin sinabi ni Ricky Hatton sa isang interview, interesado siya lumaban ulit kay Mayweather. Malaking tulong na din kay Hatton kung pagbigyan ni Mayweather. Matutulungan niya si Hatton para kumita ng malaki. Maganda ang pinakitang performance ni Hatton laban kay Antonio Barrera. Malaki ang pinayat ni Hatton ngayon dahil gusto niya magbigay ng magandang performance. Kung mapapanood ang katatapos na exhibition ni Antonio Barrera versus Hatton, maganda ang naging laban dahil nagsuntukan talaga. Hindi tulad sa exhibition ngayon ni Mayweather na parang naglaro lang sa ring. Edad 44 pa lang naman si Hatton, edad 45 si Mayweather. Kaya magandang exhibition ito kung may mag-promote sa laban. Pero mababatikos na naman si Mayweather dito mga tol. Sasabihin na naman ng mga fans na bakit kay Ricky Hatton lalaban ka pero pagdating kay Pacman umaayaw. Sasabihin na naman na takot si Mayweather kay Pacman. Hindi na siguro may iwasan ang pambabatikos kay Mayweather mga tol. Kahit anong gawin niya may masasabi pa rin ang mga fans. Bago tayo magpatuloy mga tol, kung gusto niyo tumaya sa lahat ng sports lalo sa boxing, andito lang ang 1xBet. Pindutin lang ang link sa pinned comment at ipasok ang promo code na Boy Bakal o Bakal para makakuha ng 7,000 bonus. Sa ibang balita naman, former Unified Champion Teofimo Lopez sinabi sa isang interview na nakahanda ito lumaban kay Tank Davis at Josh Taylor. Isang big fight umano ang target ngayon ni Lopez. Sana mabigyan daw siya ng malaking laban sa 2023. Isang undisputed sa junior welterweight ang target ni Lopez kung saan dito naghari si Josh Taylor. Wala pang nakatalo kay Josh Taylor sa junior welterweight pero binibitawan niya ang belt dahil sa mga mandatory na hindi nangyayari. Nagbabalak na rin umakyat sa welterweight si Josh Taylor dahil nahihirapan na rin sa pagkuha ng tamang kilo. Samantala sinabi ni Teofimo Lopez, bago umakyat si Josh Taylor gusto daw niya ito makalaban muna sa 140 pounds. Kung hindi daw ito mangyari, nakaanda si Teofimo Lopez laban kay Tank Davis. Pero duda rin si Lopez, mukhang malabo daw ito mangyari kay Davis dahil protektado. Hindi ito lalaban kung saan pwedeng matalo. Samantala may laban pa si Teofimo Lopez ngayong December 10 kontra kay Jose Pedraza. Kung sakaling manalo si Lopez, nakaabang kaagad si Sandor Martin para sa WBC Eliminator. Si Sandor Martin ang huling tumalo kay Mikey Garcia bago tuluyang magretiro. Sa ibang banda naman, nabanggit na rin natin ang pangalan ni Mikey Garcia. Nagbigay pala ito ng prediction sa laban ni Errol Spence versus Crawford. Wika ni Mikey Garcia, 50-50 ang prediction niya dahil parehas malakas. Nakalaban daw ni Mikey Garcia si Errol Spence kaya alam niya na malakas ito laban kay Crawford. Pero nakikita daw ni Mikey Garcia na may abilidad si Crawford para talunin si Spence. Kung mamimili nga daw si Mikey Garcia sa dalawa, medyo papanig daw siya konti kay Terence Crawford. Matalino daw si Crawford at makakapag-adjust kaagad kay Spence. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol, maraming salamat po.